makapatid sa mga pagliliwang na ito, inumuli ka natin itong pinapagtatag ng orden ng mga lingkod ng mahal na Birheng Maria. At upang maging karapat dapat tayo ng mga pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga pagliliwang ng Diyos at sa ito mga kapatid na gawa akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa. At sa aking pagkulang, kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga kailang mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa pagkaminang ng Diyos. Kawalan tayo ng mga kapanyarihan Diyos, pagkawalan tayo sa ating mga kasalanan, at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawalan kami. Panginoon, kawalan kami. Kristo, kawalan kami. Kristo, kawalan kami. Panginoon, kawalan kami. Panginoon, kawalan kami. Ama naming makapangyarihan ng katapatan nawa ng paglilingkod sa mga banal na magkaisa sa kapatiran sa amin na huwag makapagdanyayaman ng kanilang mga saang pangkiisa. Sa pananampalatay ng mahal na hinanan ng Diyos ay magkabunsod sa kanila upang italaga ang sarili sa iyo at sa kapatao sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng mga tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito silang minto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lubuin mabuti para tumibay. Tisa ang ginamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Ang sabi nila, ngayon magtago, magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito'y kanilang mga binabalagkas. Hindi. Magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang kaibigan. Ang mabuti, putahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaumapahan. At pinangalan ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinawag nila ang lungsod na iyon, sapagkat doon dinulo ang Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinangalan nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong malayong pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig nila mang sumunod sa akin, limutin niya ang umal sa kanyang sarili, masanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang nag-aangal na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-aaring ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyo. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makapdala niya ang bundig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para may balik sa kanyang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahihiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita, sa harapan ng lahing ito na makasalan ng kapat sa Diyos, ikahihiyarin siya ng anak ng tao. Pagbalito niya ng kaglayang patilang kapangyarihan ng kanyang ama, kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus, ano, tandaan ninyo, mailan sa inyo rito na hindi mawamatay ang dami nila nakikita nag-aari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Buhay mo ba ang mga anak ni Yahweh Shaddai? Purihin namin si Yahweh Shaddai. Muli po tayo pinalalaanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buntog na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na tulad na po ng Ebanghelyo kahapon. Yung Ebanghelyo po kasi kahapon ay tumutukoy doon sa sinabi ng Jesus na mula noon ay sinimula ng sabihin ni Jesus na ang anak ng tao ay dapat na ipagkakamulo, pahirapan, mamamatay, at muling mabubuhay. So pinalam niya sa kanyang mga lagad na ito ang dadaanan niya, ito ang dadaanan ng ating Diyos, ang Diyos na naging tao. Na ang Diyos na naging tao ay nadanas ng kahirapan. Ito ba yung bagay na kung saan ay medyo mahirap unawain? At kahit nga ang Panginoon ay sinasabi nito sa ating Panginoon natin, hindi lang ako. Hindi lang ako ang magdadanas ng kahirapan. Ngunit ang sino man nananalo sa akin, ang sino man tunay na mga anak ni Yahweh Shaddai ay dapat na sumunod kay Jesus. Yun ang sabi ni Jesus, no? Kung ibig nino mang sumunod sa akin, yun ang kanyang panay. Limutin niya ang ugod sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Bahagi yun ako sa akin, makita ko natin, di ko sapagkat naghahanap tayo ng hirap. Hindi ko, huwag natin kalimutan, huwag makasabihin natin eh, tayo mga nananampalataya kay Jesus, tayo naghahanap ng hirap. Hindi. Ang sinasabi ni Jesus ay yung hirap ay kasama na ng buhay ng tao. Pero nawa makita natin na itong hirap na ito, ang hirap na dadanasin natin, kasi bahagi ng buhay ng tao. Sino ba lang nakita ninyo na hindi nagkasakit,
sa daigdig na ito. Maging bahagi yung nakusan ay sino bang nakita ninyo na hindi malamang inubo sa mundong ito? Sino bang nakita ninyo na hindi malamang nasukatan sa daigdig na ito? Lahat ay daranas ng kahirapan. Sino ang pananampalataya sa Diyos ay isang pananampalataya na hindi sasabihin ni sinasabi ni Jesus na ikaw ay exempted na sa kahirapan. Hindi. Pero nais na paiwating ng Tuong Nagapal. Alam niyo kasi may ibang mga pananampalataya na din, ha? Darating yung panahon na hindi mo na maramdaman ang kahirapan. Pero hindi, yung sinasabi ni Jesus sa loob, harapin mo ang iyong kahirapan. Ang sinasabi ni Jesus ay ang pakitungo natin sa paghirap na dinaranas natin sa daigdig na ito. At yung pakitungo natin ngayon ay makayong maka-Diyos na kahulugan. Sapagat na mga tao, umiiwas sa kahirapan, kinalimutan na ang Diyos. Maiwasan naman ang kahirapan. Kinalimutan na ang Diyos. Eh, sino ba itong mga tao ito na ayaw lang mahirapan na kinalimutan na ang Diyos? Eh, ito yung mga tao na gumagawa ng kasamaan. Kumita lamang ng pera. Ito yung mga tao nakita natin na nakalimutan na ang Diyos para gawa lamang ng kanilang pagnanais na marating ang kanilang pangarap sa mula. So, nakalimutan na nila ang Diyos. At nakita po natin, may mga taong gano'n. Ang sinasabi ng Jesus, harapin mo yung kahirapan. At ano ang sinasabi ng Jesus? Yan ay ialay mo. Ialay mo sa kahit na yan ay maaaring magbuwis ng iyong buhay. Ialay mo yan sa akin. Kaya utusin po, makita po natin sa mundo ng ating ginagalawan, magbubuwis tayo ng pagod. Pero ito pang magbubuwis natin ng pagod, magbubuwis natin ng ating panahon, ay ang pagbubuwis ba ng ating buhay, ay ito ba ay para sa Diyos? O para ba ito sa sarili lang nating kapakanan? At on the road, nakalimutan na natin ang Diyos. Ito yung habang iniiwanan mo sa atin ngayon ang buong may kapal. Hinamagawa na kung ito namapanin niya mo sa atin na binanggit niya po rito ay kapal kung sino mang mahiyang kumilala sa akin. Ibig sabihin, ano ba yung kumilala sa kanya? Ano ba yung pagkapakilala kay Jesus? Yung sabihin natin, kilala ko sa Jesus. Sa pagkakayon, yung mga ibig sabihin ng ibanghelyo natin sa araw na ito, kilala ko sa Jesus. Yan ay pinanganak sa Bethlehem. Hindi. Pag sinabi mo, nakilala mo sa Jesus, anong ibig sabihin mo? Handa kang mag-alay.
Yun ang ibig sabihin ng pagkilala kay Jesus. Handa kang magbuwis para kay Yahweh El Shaddai. Kinakailangan na handa kang tumulad kay Jesus na nagbuwis ng kanyang buhay, namatay sa krus, bakit? Sa kanyang pagsunod sa kanyang Ama na walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. At tayo, bilang mga pagkasunod ni Jesus, ngayon, inanyan tayo ulit, tayo rin ay dapat handang magbuwis ng ating buhay alang-alang kay Yahweh El Shaddai. Amen? So, sa lahat yung ako sa nang makita ko natin, magamang po yung salitang magbuwis, mag-alay, magandog, magbigay, inalaman mo sa mga pamamang paragalita na pwede natin magamit. Pero maganda mo kasi yung buwis. Kasi sabi na yung alam, may mga pagkilos sa kumisa na yung alam, buwis buhay. Naalala mo tuloy yung isang kaibigan. Yung kaibigan kasi mahilig mag-trekking, mahilig mag-lakad sa kabundukan, mahilig mo masyal. Yung isang napuntahan niya, sabi niya, mahirap yung pamamasyal na ito. Buwis buhay. Kumisa naman masyal tayo, pero buwis buhay. Kasi bakit? Delikado. Pero bahagi yun na kung saan makita ko natin. Kung saan, yun ang ating binubuhis ng buhay. Pero ang tanong ay, ang Diyos ba? Si Yahweh sa Galga. Ay handa ba natin ihandog ang ating sarili na mag-alay ng ating buhay? Ito yung hamon na ibinibigay sa atin ng buong ikapal para po sa pagkakataon na ito. At yung hamon na ibinibigay ng buong ikapal ay ibig sabihin nito ilan. Alam niyo, kapag kayo nasanay, kapag nasanay kayo na maghandog ng inyong sarili sa Diyos, ay hindi na kayo matatakot. Hindi na matatakot kayo sa anumang uri na pwede mangyari sa daigdig na ito. Bakit? Ay, kasi anumang hirap na maranasan mo ay, iniaalay mo ito kay Yahweh El Shaddai. So, ano ba ang mangyari? Inihandog mo kay Yahweh El Shaddai. Kaya anong sabi dito? Ay ang sino mang mag-alay ng kanyang sarili, ang siyang magkakalot nito. Ngunit ang siyang mag-aamal ang para sa kanyang sarili, ang siyang mawawalan nito. Kaya, bago yung nakusang ipakita po natin na sa pagkakataon nito, there is no question ng pag-aandong. Tayo ay nag-aandong, tayo ay nagbibigay. Alam nyo, bahagi yun ang pagkilos na makita rin po natin. Kasi isang beses po yung pinakita ko yung mga, yung magbigay yung unang ng parang reflection mula po sa mga katekista na District 1. Isa, alam mo, magaganda yung mga reflection kasi bahagi yung mismo ng kanilang sariling karanasan bilang mga katekista, bilang mga nanay, bilang mga tatay. Alis, isa po sa nakita nito na alin na ang kanyang pagninilay, yung kanyang pagninilay ay yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya
Yan yung kanyang nais na maipakita na paghahatol, no? Sa paghahatol ng kanyang pamilya. Pero ito kasi yung kanyang panginilay na nakita na doon sa kanyang dinan. Kaya lang, nakita niya kasi sa kanyang dinan ay yung kanyang dinan ay mayroong isang anak na matanda, almost 50 years old, at mayroong ako na almost 30 years old, no? Ay palagi nagbibigay, palagi pinagbibigay ng kanyang dinan, yung kanyang anak at yung kanyang ako, kasi yung mga walang trabaho, dependent sa kanya, no? Sabi niya ay maganda yung nakita niya sa kanyang dinan. Nandun palagi yung paghahatol ng kanyang sarili na matulungan yung kanyang anak at yung kanyang apo. Pero sabi niya, susubukan ko rin sasabihin sa sabi niya, susubukan ko rin sabihin sa aking dinan na dagdagan mo ba? Anong itadagdag? Yan, yung pagtulong sa marami, hindi lamang yung pera. Tulungan din daw niya yung kanyang anak at yung kanyang apo. Nalim, magsumikap. Kasi, ano nangyayari? Naging tamad na. Naging linta na lamang doon sa kanyang nanay at yung isa ay doon sa kanyang lola. So, kinakailangan din na maging bahagi ng pagtugon. At yun din po isa siguro sa mga bahagi ng ating pag-inilan. Na yung ating mga paghahatol ay maturuan din natin yung tao na maganto. Turuan din natin yung tao maganto. Hindi maging tamad. Kasi kung ang inyong paghahandog ang naitulong ninyo sa kanilay na kilintaman, hindi na yan turo ni Jesus. Kasi yung turo ni Jesus sa Lord, maghandog ka ng iyong sarili. Katulad ng kanyang ginawa, bilang pagsunod kay Yahweh El Shaddai. Kaya kapag yung paghahandog ninyo, ay tumutulong sa iyo na magiging tamad na hindi mo sila tinuturuan ng mensahe na ipinapahayag ni Jesus. Kinakailangan din na ituro din natin sa susunod na generasyon ay ang pagkilala kay Jesus. At ano yung pagkakilala kay Jesus? Ang marunong kang pag-alay ng sarili para sa Diyos. Ang mabutong pag-alay ng sarili para kay Yahweh El Shaddai.
Kanyang kayo mga kapatid, mga pagkahay ng kinikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumika, inalapag mo ang pitong pagkatag ng orden ng mga lingkod ng mahal na Birhen Maria ay maging bagong nilika ilang nawamis ang ipagkalawag ng kanirin pinagkalawagan mo ng pagbabago ay makapaghain ang mahalin na kalungkod sa iyo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin taas sa Diyos ang inyong puso at iyo. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin, makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabuti ay lagi mong pinalingaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaalim ng mga sana tunay. Tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyaginang anak. Nasa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao itong tutulong sa lahat sa pagbibigay ang imbawal para namang wakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng mapuri sa iyo ng walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
ang misteryo ng pananampalataya. Nang tagapagligtas namin si Jesu Kristo.
Sumayin mo na ang pananampalataya at huwag namin mga patakasala. Pagkalooban mo kami ng kabayapaan at patakaisan sa kalooban kasama ng Espiritu sa amin o magpasawa ng Pagkakasala. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon nila ay sumayin. At sumayin rin. Ibigayan kayo ng kabayapaan sa Espiritu. Thank you.